sabihin natin nakaka-amaze. Ano bang meron? Bakit ito yung guest natin, ano? So gusto lang natin po sana nga ipaalam sa lahat na ang ating mga call center agents, meron silang community, isang community na mahilig silang i-express yung kanilang sarili, yes, sa pagsasayaw. Oo, ayun. Isa lang yan sa kanilang kumbaga extracurricular. Kung ikaw ay isang estudyante, hindi lang sila nagtatrabaho, kundi gumawa pa sila ng grupo para yung talent nila lalo pang ma-enhance at ma-share. Oo nga. So alam naman po natin ang challenges ng pagiging call center agent, ano, kuyat, pagod, paminsan, yung challenge na yung mga nakausap mo sa phone, mga irate na, di ba? Yes. So, paano ba nakaka-cope yung ating mga call center agents? At isa na siguro dito yung pagbuo ng BPO dance community. So, Sir Jake, please tell us, unang-una sa lahat, bakit nagkaroon ng isang community na ganito para sa mga call center agents? Ako, bali, nag-start po kasi ito nung around 2011. So back then, meron din competition yun. So dance competition siya. And then, eventually, yung mga nakakalaban namin ng mga grupo, naging kaibigan namin kasi paulit-ulit namin sila nakakalaban sa mga competition. Wow, ganda nun! Oo! Kayo na naman! Oo, ganun exactly. Ganun yung ano, yung lagi namin sinasabi. So, kayo na naman. No? Bakit kaya sabihin namin, bakit di tayo gumawa ng grupo natin sa labas? So, doon nag-start yung idea na buhay namin yung Oxbeat Dance Company, which is yung members nga galing sa iba't ibang call center companies. Okay. Oo. At 2011 or 2012? Nag-start kami ng March 30. Oo. Pero first time ba ito sa BPO industry na may grupo, yes, ng mga dancers? First time siya na nagsama-sama yung iba't ibang dancers from different companies. Mm-hmm. Kasi meron ng mga dance crew sa iba't ibang company. Oo. So, way back 2007, yung mga ganun na. Pero yung pinagsama-sama nila. Oo. At anong ang pinakaginagawa ng dance company na ito, Jik-Jik? Bali, yun, yung Oxbeat, nag-offer kami ng mga dance workshops. Actually, meron kami mamaya sa Queen's Dance Studio, yun, 6 p.m. Mm-hmm. And maganda yun kasi collab series namin yun. Medyo free kayo mamaya yun dahil ako kayo doon. And then, nag-offer din kami kapag gusto nyo kami i-invite sa mga events nyo sa company. So, usually, ang napupuntaan namin is mga call center companies din. I-invite kami mga ganun. May mga annual event, mga ganyan, sports fest. And then, kapag wala naman kami masyadong ginagawa, gumagawa naman kami mga dance videos, dance covers para at least meron kami project, mga ganyan. Mamay, ipi-play natin sa RHTV yung, yes, isa, yes, sa mga sample na yan. Yes. So, busy rin pala kayo, ano? Pero, ano ba yung parang pinaka-objective ng inyong community aside from, syempre, may pakita yung talents. Aside from that, ano pa po yung advocacy ninyo, yung layunin, bakit kayo nagbuo ng isang community? So, ang pinapromote talaga ng company namin is yung tinatawag namin na work-life balance. Kasi since call center agents kami, galing kami sa mga ganun kami nag-work. So, kuyat, stressful, pagod, ganyan. So, kasi usually, ang naiisip ng mga tao, ay pag call center, lagi nakaupo, nag-take ng calls, mga ganyan. Pero gusto namin baguhin yun. Gusto namin na maging healthy din. Yes. So, yun yung ginagawa namin. Kada after shift, kahit mga 1 to 2 hours, nag-dance class kami, ganyan, papawis. Mm-hmm. And then pag Saturday, Sundays, pag off namin, doon kami nakikita-kita, magsasayaw-sayaw, ganyan, so mga kaklase. So yun talaga yung pinapromote namin para yung mga tao sa, or mga employees sa call center, may kayat namin na to stay healthy, live healthy. At ilan na po yung grupo na napagsama-sama nyo dito sa dance company? Populasyon ng inyong community? Well, kung meron currently kasi sa competition, kung bibilangin natin, lagpas ng 20 crews. Ang dami. And per crew, ilan ang member doon? More or less? Sabihin natin minimum 10 members. And then lumalagpas ka pang 40 plus. Meron 100 actually yung isa ko. So meron din ganun talaga. So mga malalaki din na. Grabe. So, aside from that, aside from competition, do you also teach dance sa mga estudyante, sa mga out-of-school youth? May mga ganun ba kayong activities?
Yes, meron din kami ganun, nag-reach out din kami para at least makapag-share din kami ng talent namin. Yung minsan sa mga yung mga matatandaan, o kaya minsan naman sa mga bata. So, nag-share din kami ng ganun. And syempre, gusto namin ma-share din yung positive energy and as well as yung happiness namin tuwing sumasayaw kami. So, yung talaga yung purpose. Saya, no? Pagkawa na rin tayo ng crew dito. Yes. Oo, diba? Pero, what's the difference? Kasi, off-air, Sir Jig, nabanggit mo kanina, iba ang ano eh, iba ang kaya mo yan, best. Kaya mo yan. Kasi diba sabi mo, puyat kayo, pagod, gano'n. Diba parang, iba may special, ano ba, preparation na dapat gawin. Kasi baka naman, mas healthy ba yung kinakain nyo? Bago kayo mag-compete, magsaya. So, yun, medyo, meron kaming ano, may kumbaga parang tinatawag kami sa mga dancers namin, na tinatawag namin mga bayaning buyat or midnight heroes. Okay, kasi, midnight heroes. Kasi, kumbaga parang minsan, rekta na eh, galing kami ng shift. Yes. Kasayo na kami. So, kaya ba? More than 5 years na rin na gano'n. Ganun yung routine namin every Saturday. So siguro nasanay na. Mm-hmm. And ang pinaka magpupush talaga is yung love mo for dancing. Oh. So kung wala yung fire na yun, hindi mo siya kakayanin. Kasi minsan talaga, totoo yun, pagpuyat ka every Saturday, mga gano'n. Minsan yung iba, yung mga bago pa lang sa community, medyo napakalag sila. Mm-hmm. Ihilo mga ganyan. Pass muna. Oh, yes, exactly. Ganun. Next week na lang ako. Oo. Ganun, nagpa-pass sila. So yun, sinasabi lang namin na syempre, still need to stay healthy, eat healthy foods, ganyan, iwasan yung mga bisyo, yung mga drinking. At yan, ilan sa mga masasabi mong naging beneficyo na sa inyo? Exactly. Bukod sa friendship na nabubuo. Maraming mga kaibigan na nabubuo. Oo. At beneficyo sa kalusugan. Tapos ano ba, yung performance nyo sa trabaho, nag-improve din ba because of this? Oo. Yes. Kasi hindi lang kami na umiikot dun sa mga classes namin inside the office. So ang ginagawa namin, para lumawak din yung learnings namin, umattend din kami sa classes sa labas. Mm-hmm. So from the Philippine Dance Community na classes, and yung talagang mga legit na dancers, mga ganyan. Okay. So, nag-aaral pa rin kami, hindi nag-stop yung learning inside our classes. At aside from that, you're a very good choreographer, Jake, di ba? Salamat. Oh. Pero itong video, dapat choreographer, parang iba naman yata ang nag-choreographer. Yes, ang nag-choreographer. Pwede naka-RC yung video, okay naman, kahit wala mo ng audio. Yes. Sinong ano nito? Can you tell us about the video that we're about to play? Wala pa. Explain mo muna, Jake. Sige, go ahead. Explain mo lang. Bali, ito yung first dance video namin for this year. I-release namin ng quarter one. And yung genre kasi nito is dancehall. Ang nag-choreograph nito is yung president namin currently, which is Owen Baiza. Mm-hmm. And also the creative director. Ay, doon na pala ako. Yeah. Wala mo lang audio. Pero anong song ang kanilang sasayawin dyan? And ang song dyan is Dura. Oh, yes. Alam. Ang ganda na. Kantayin mo na lang. So, ang ganda ha. At sino rin ang nag-video niya? Kayo rin? Ang nag-re-rent din kami. Ah, okay. So, nag-hire talaga. It's a full production talaga. Grabe, ang kasi, pundi mo yung outfit pinag-isipan Para sa mga nakikinig sa radyo, makulay po ang kanilang outfit. At ang mga nanonood sa DZRH News Television. So, this is your first video? For this year. Oh, ilan kayo dyan, G? Around 50 more or less. So, lahat ng ito ay mga call center agents. Yes, kasama sa ating community. Correct. Okay. At saan itong ano na ito? Yung place. Ito ba sa Royal Palm sa Taguig? Oh, okay. So, this is a full production. MTV style, ano? Yes. Tsaka talaga matagal din yung preparation nito. Hindi na siya ba sa 1 or 2 days. Oh, naman. Yung choreography, di ba? Mahirap na yun. Tapos yung magpa-practice pa kayo. You have to memorize the steps. Hindi
dito sa grupo na to, magkaka isang company lang kayo or hiwa-hiwalay din? Hiwa-hiwalay. Yung iba-iba talaga siya. Yes. So, how did you manage na to get them together to practice? Well, usually, pag sa office, mostly kasi ang office sa Sunday, Saturday, Sunday. So, yun, ano na yun, advantage yun. Kapag hindi naman, so we'll take time na weekdays. Maghahanap kami talaga ng time na nakikita kami lahat. Then doon kami mag-rehearse kung hindi kaya ng weekdays. Yeah. So pwedeng mapanood tong video na to sa aking page? Yes. Para yung mga gustong ano, ganda ng choreography. Yes, so pwede niyo siyang makita sa Facebook namin. Uh-huh. Yes, Auxbeat Dance Company. Search niyo lang siya. A-U-X ang spelling ko. Yes, A-U-X-B-E-A-T. Pwede din sa YouTube. So, Auxbeat Dance Company din. Yeah, search niyo lang siya. And then actually, tomorrow, mag-shoot kami for our second video. Taray! So, anong surprise na? Oo, anong kanta? Anong kanta naman ang sasayon niyo? Yung kanta, Nadarang. Ah, okay. Yeah. So, ako naman yung nag-choreograph. Ikaw naman. Yes. Dapat bumalik ka dito. So, medyo may para send-launch natin. Sure, sure. Tapos turuan mo rin kami ni Bel. Gusto ko yan. Marunong sumayaw. Uy, walang tao na hindi marunong sumayaw. Ayun lang, kaya nga tayo magpapaturo sa isang choreographer. Ano nung ayan, Sir G? Can you expound? Kasi maraming sasabi, niyo ko marunong sumayaw. Parang kaliwa yung paka ko. May pag-asa pa ba mga taong ganun? Sa tulad ko. Walang ano eh, kumbaga lagi kong sinasabi sa mga classes na tinuturuan ko, wala namang tao na hindi marunong sumayaw. Kasi bakit? Lahat yun ang natutunan eh. Ang hindrance lang, or pipigil lang sa atin yung sarili natin. Mm. Yung iisipin ng iba, ganyan. Pero kasi, yes, totoo yan. Yun, kasi nung last time lang nagturo ako, yun yung sinasabi nila, nahiya sila. Pero, di ba may mga times na pag nakarinig lang tayo ng music na papa. Yes! Ito pa lang, sayaw na to eh. Di ba, movement groove na yan. Kami nga ng mama ko kahit sa grocery lang eh. Grocery lang! Kaya sabi ni mama, nak may CCTV, tapos tatapag ako sa CCTV. Ganda ng music mo po eh. So lahat kayo sumayaw, kailangan lang siyempre na kung gusto talagang kailang maaral pa, kailangan nila talagang go on their way. Talaga. Yes. And attend classes. Okay. Eh sana naman kasi, best Karen, si Sir Jig yung pinakilala mo bago tayo mag-anniversary para nakapagsayaw tayo. Next year, 80th anniversary namin. Yes. Kung gano'n makaganda pala yung production, no? Bonggang-bongga. Isang taong preparasyon natin. Just gana. Bukas pala, mapapraso tayo. Kaparirin natin yan. Kasi marami sa ating mga kababayan, lalo yung mga nakikinig na nunod, nakakalimutan na nila na mag-enjoy. Yes, diba parang, yeah, to have fun. Sige, trabaho work sa bahay, yes. Tapos sa kung ano-ano pa mga chores. Pero di ba parang masaya din naman na ma-express mo yung sarili mo sobra. Sa ganun na ano, diba? Ang galing ng group. Ano to, ready na daw ang audio. Audio ng, hindi ba tayo makakat ng Facebook yan? Sure kayo. Pero, try ba natin mapapagalitan tayo ni Boses? Ayun, so i-check nyo na lang po sa Facebook page ng Auxbeat Dance Company, yes. At ng BPO Dance Community. So, sige, mabilisan lang, Jake, any activities you want to promote? May competition ba? Saan ba kayo pwedeng puntahan? Kung may mga gustong mag-invite sa kanila? Mag-invite, yes. Sa inyo. Sige po. Bali, para sa mga social medias mo namin, search lang po yung Auxbeat sa Facebook, Instagram, Twitter, and then YouTube. And then, later, meron kaming class sa Queensland Studio. Saan yan? Sa Mandaluyong, sa Bay Cruz. Pwede nyo siyang hanapin din sa Waze, madali na siya hanapin. And actually, every Saturday yun. Visit nyo lang yung Facebook namin for updates, for classes. And then, makikita nyo kami sa mag-guest kami sa BPO Olympics, September 2, sa Meralco, sa May Ortigas. And then, watch out din sa competition for this year, yung protocol, the Ultimate ITBPM Dance Championship. So, we are on our fourth year at kasali doon talaga yung mga magagaling talaga na dance crews ng call center. Kayo ang nag-organize doon? Yes, kami. Wow! Hindi na sila kasali kasi masyado silang magaling. Oh, organizer na eh. Level up na eh. Yes! Ma-judge na lang. Para sa kapwa call center agents. Oo.
good luck, good luck. Open naman to sa mga hindi rin naman call center agents na pwede silang manood. Yes, pwede silang mag-participate. Open yeah. Yeah. Mahal ba, malaki ba ang premyo dito? Malaki po. Ay. Kailangan nila sumali. Yeah. Represent their crews. Oh, yeah. Diba? Halo nyo, ganun-ganun. May prize. Yung ano yung pagtuturo, magkano yung bayad? Pag may mga nakikinig sa atin na gusto nyo, yung mga classes. Classes. Well, depende po kung anong klaseng class yung tuturo, kung ano katindadami, kung isang session lang. So kung mag-inquire po sila, mag-message na lang po sila sa page mo. Pero mas maganda kung kunyari group din sila. Yes, mas maganda. Mas makakamura sila. Yes, kung kunyari mga girlfriends, kung saka yes, yes. Muna. Pwede ba makisaling, so, masaya, saling ket-ket na lang kami ni Best? Pwede, pwede. Pwede, pwede. Na lang kami. Ayan, so Jake, maraming salamat. Thank you, thank you. At alam namin puyat ka, marami ka pang gagawin. Yes. Thank you very much for dropping by. Thank you. You din. Magpasalamat lang sa moral support ni, ano, thank ni you. Rachel. Thank you so much. Thank you. Okay, so magbabalik po tayo makalipas ng ilang mga paalala. Ito po ang Tambalang KJ.